Sino dito sa inyo yung naka-experience na ng tinatawag na rock bottom? Para sa mga hindi nakakalam kung anong ibig sabihin ng rock bottom, ibig sabihin ay na-experience mo na yung pinakang mahirap na parte ng buhay mo so far. Kasi hindi naman natin alam kung ano mangyayari in the future. Pero na-experience mo na yung lubog na lubog ka na, feeling mo sobrang down na down ka na, hindi mo alam kung paano ka makakaalis sa sitwasyon na yan. Dumadating ka sa point na nawawalan ka na ng pag-asa. Yung as in down na down ka na, feeling mo lubog na lubog ka na. Lalo-lalo na yung sitwasyon na hindi mo pa nasusolusyonan yung ibang mga problema mo, dagdag pa ng dagdag ng panibago. Hindi ka pa nga tapos sa mga lumang problem, ay may bagong dumadagdag ng bagong dumadagdag. Sino sa inyo yung naka-experience ng ganun? Bakit ko yun naitanong? Kasi kung hindi mo pa na-experience yung ganun, malayo ka pa sa success. Meron talagang point dadating sa buhay natin na dadaanan natin yan. Kaya, dun sa mga hindi pa nakaka-experience ng ganun, hindi ko to sinasabi para matakot ka. Sinasabi ko to para maging prepared ka. Kasi, dadaanan yan eh. Parang bagyo. Pagka sinabi na mayroong bagyo, wala kang magagawa. Dadaan at dadaan yan. Kahit anong positive thinking mo, madalas nga kahit anong dasal mo, hindi, dadaan pa rin. I'm sure naka-experience naman na tayo ng ganun, lahat tayo. Kahit anong dasal mo, kahit na 24 hours kang nagdadasal, dadaan pa rin yung bagyo. Dumaan pa rin yung bagyo. Parang ganun siya. Kasi may reason yun eh. Ano madalas yung reason ng bagyo, bakit dumadaan? Sa totoo lang, madalas yung bagyo pa yung naglilinis ng mga dumi natin eh. Kung mapapansin nyo, yung bagyo yung naglilinis ng mga dumi-dumi natin. Or binabalik sa atin yung mga dumi natin na kinakalit natin sa nature. Diba? Napansin nyo ganun? Ganun yung bagyo. Kahit anong think positive mo, kasi that is a part of nature. And that is also pagdating sa ating success. Hindi ko lang alam, hindi natin malalaman kung ano-anong klaseng mga challenges yung ma-experience. Kaya kung mapapansin nyo, sinasabi ko challenges, hindi problema. Ang sinasabi ko is challenges. Kasi ang role ng challenges is malampasan mo siya. Kasi kung hindi mo malalampasan yung challenges, hindi ka magle-level up. At kung hindi ka magle-level up, hindi ka gagaling. At kung hindi ka gagaling, paano ka magiging successful? Yun yung reason kung bakit ko sinabi na kung hindi ka pa nakaka-experience ng rock bottom, medyo malayo-layo ka pa sa success. Dadaan at dadaan ka dyan. At maraming mga tao, pag napagdaanan na nila yun, yun yung nagpapasuko sa kanila. Hindi talaga sila nagiging successful. Akala nila may problema sa kumpanya, akala nila may problema sa grupo nila, may problema sa business, sa product, lahat sinisisi nila. Lahat ng bagay na pwede nilang sisihin, sinisisi nila. Pero hindi naman yun ang problema, ang pinaka-problema ay ikaw. Ang pinaka-problema ay yung sarili. Kasi kahit saan ka magpuntang mga business dyan or industry, dadaan at dadaan ka pa rin dun. That is part ng journey sa success. Kumbaga, kung ikaw ay from Manila, tapos gusto makapunta ng Bicol, dadaan at dadaan ka dito sa Quezon. Sa ayaw mo at sa gusto mo. Even nga mag-eroplano ka eh. Dadaanan pa rin ng eroplano yung Quezon. So parang ganun siya. That's the same with journey sa success. Kahit anong iwas mo, kahit anong ilag mo, dadaan at dadaanan mo yung mga challenges na yun. Kasi ang purpose ng mga challenges na yun is para pagalingin ka, hindi para pahirapan ka.